binabalak ng Commission on Elections na magbukas ng mas maraming botohan sa darating na eleksyon 2025. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mia. Pinangunahan ngayon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Register Anywhere program nila sa UST kung saan pwedeng mag-register hindi lang mga nag-aaral at nagtatrabaho sa University of Santo Tomas, kundi pati yung mga taga-ibang lugar. Sa speech nga nitong siya, COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ay sinabi niya na ngayong darating na eleksyon, mas maraming lugar na ang pwedeng magsagawa ng botohan sa mga mall. Basta raw yung mga presinto ay malapit sa mall at pabor naman ang nakararami doon sa mga bumoboto sa presinto na yon na sila ay sa mall na magbotohan, ay pwede na itong ilipat. Magsasagawa naman daw ng consultation bago ito isagawa. Pero kung malayo naman sa mall yung komunidad, ay malamang naman hindi rin naman papayag yung mga residente roon at saka yung mga namumuno ng eleksyon na ilipat sa mall ang botohan. Ayon pa kay Garcia, pinaalalahanan din yung mga local COMELEC offices na maghanap ng paraan para komportable naman yung kanilang mga botante sa darating na 2025 local and national elections. Hindi raw kailangan na sa classroom talaga. Pwede rin naman daw gawin sa gym at pwede rin gawin sa ibang public places yung botohan. Matatanda nga, nagsabi po si Vice President Sara Duterte na sana ay maglaad ng budget ang COMELEC para sa paggamit ng kuryente at tubig sa mga eskwelahan. Ayon kay Garcia ay maglalaan naman sila ng budget dahil may mga lugar pa rin iyan na sigurado raw gagamit ng eskwelahan bilang polling place. Pero ayon sa kanya, pinag-aaralan pa nila no, yung mga detalye nito para naman yung gagawin nila with DepEd ay alinsunod sa regulasyon ng Commission on Audit. Yan muna po ang pinakahuling ulat, Connie Ian. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.